Umabot na hanggang cyberspace ang Iringan dahil sa pag-aagawa ng Pilipinas at ng China sa panatag o Scarborough Shoal. May mga hacker kasing nang biktima sa websites ng University of the Philippines pati na sa University Media Union ng China. Ang mga hacker ay yung mga pumapasok ng hindi otorisado sa isang website o personal account. Apela ng ating Department of Foreign Affairs sa mga hacker. Huwag nang dumagdag pa sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China. May report si Steve Dailisan. Ang tensyon sa pinag-aagawang panatag o Scarborough Shoal umabot na hanggang sa cyberspace. Nitong Biyernes ng madaling araw, halos 3 oras na na-deface o na-hack ang website ng University of the Philippines. Pagbukas sa website, lumalabas ang mapa ng pinag-aagawang isla sa West Philippine Sea at may mensaheng kalakip na "We come from China, Huangyan Island is ours." Huangyan Island ang tawag ng mga Chino sa Panatag Island. Inabot ng halos 24 oras bago na ibalik sa normal ang website. Sa lengguwahe ng mga webmaster, yung nangyaring hacking nitong Biyernes sa website ng UP ay tinatawag nilang script injection. Wala naman daw na walang file, wala rin daw na pasok ng mga confidential information. Inihalin tulad nga nila yung website sa isang dingding na dinumihan o vinandalize ng mga hackers. Madali naman daw sana itong burahin o remedyohan. Pero inalamunan nila yung vulnerability o yung kahinaan ng website para hindi na raw ito mapasok pang muli. Na deprived ng impormasyon yung publiko hinggil sa mga balita tungkol sa UP, lalo na yung schedule ng commencement exercises. Pero tila may ilan umanong Pinoy hacktivist ang bumawi rin. Nung Sabado, ang website ng University Media Union sa China naman ang inatake. Na-hack din ang isang Chinese government website. Ang mensahe ng nagpakilalang hacker bilang Anonymous Occupy Philippines, pag-aari raw ng Pilipinas ang Scarborough Shoal. Paliwanag ni Director Danny Arao ng UP Systems Information Office at isa ring webmaster, lahat naman daw ng computer system posibleng ma-hack, depende sa tiyaga ng hacker. Tukoy na raw nila ang IP address o yung lugar kung saan ginawa ang hacking sa UP website, pero tumanggi silang idetali kung saan at anong bansa ito. Hindi raw madali para malaman kung sino ang nasa likod ng hacking incident na ito. Kahit na trace na namin yung IP address sa isang spesipikong bansa, hindi namin sinasabi ito sa publiko sa dalawang dahilan. Una, ang IP address ay pwedeng maitago. Ang tawag yan yung masking ng IP address. Ikalawa, kahit na ito yung totoong IP address ng hacker o hackers, pwede pa ring ma-hack yung machine. Nakikiusap din ang Department of Foreign Affairs sa mga hacker na huwag nang sakyan pa ang tensyon sa panatag o Scarborough Shoal. Actually, we denounce such cyber attacks regardless from which side they are coming from. And we think that they are counterproductive and will only add to the tensions. We call on both Filipino and Chinese netizens to be more responsible and encourage dialogue rather than discord. Steve Dailisan, GMA News.